magluluto ako ng pakbet. So, ito yung mga ingredients natin. Unang-una yung bagmet. Ito, galing sa Ilocos ito. Pork belly siya na chinicharon. So, ito yung magpapasarap ng authentic Ilocano pakbet. Pero hindi natin nalagay lahat, mga part lang. Siguro mga hanggang dito lang. Yan. So, meron tayong sili, kamatis. Dapat maraming kamatis. Diyan ang secret. Kalabasa. Talong na bilog. Ang palaya na bilog. At okra. Masarap din kung may patani at kamote. Pero sa iluluto natin, walang patani at kamote. Yan. Yan ang nagko-comprise ng ingredients ng isang Ilocano pakbet. Wala dito yung sibuyas at saka bawang. Pero dapat may sibuyas at saka bawang. Gugulayin na natin ito to be continued. So, magsisimula na tayo magluto. Sindihan ng kawali. Yan, painitin. Mainit. So, gigisa natin ang bawang, sibuyas, kamatis, at ang bagnet. So, kung titingnan mo yung bagnet, hindi ko hiniwa lahat. Saktong-sakto lang. Oh, ito ang anak ko, si JD. Yan. Binabaril ako. Violente. So, lagyan natin ng mantika. Ay, hindi. Nagpapatuyo pa siya. Yan. So, malalaman mo na mainit na yung kawali. Pag nag-evaporate na yung mga konti-konti mga bubbles-bubbles ng tubig. Tayo natin para masaya. Lagyan natin din ng mantika. Yung mga 2 tablespoon siguro. Mga 2 tablespoon. Habang pinapainit. Pagkabayin ang pagdusa ng sibuyas. Like onion and garlic. Magkat natin ng konti. Silagay natin ang kamati. Fresh pork ang gagamitin, unahin ang pork bago ang mati. Pero, mas bagnet ang gagamitin natin na boil na siya, mas dry na siya, pati-charon na siya. Kaya, huhuli ang bagnet para magkaroon ng flavor. Simmer natin siya. Simmer natin hanggang sa madurog ang kamati. Takpan. Pahinaan ng konti ang apoy upang sa gayon. Yun. Yan. Oh, luto natin yung kamatis ng mga 2 to 3 minutes sa slow fire. After 3 minutes, makikita mo yung kamatis medyo durog na siya. So, not necessary yung durog na durog. Naluluto pa natin yung bagnet. So, ito na yung pinaka-perfect time na ilagay ang bagnet. Yan ang bagnet. Para maging authentic Ilocano. Ito good for 4 to 5 persons yung mga proportions natin. So, hindi mo na siya kailangan igisa. Lalagyan natin siya ng mga
Lainin ng tubig, te. Kahit makalahating tasa lang. Half cup. Half cup ng water. Meron siyang konting sabaw. Yan. So, isi-simmer natin siya. Seven to eight minutes. Titignan mo kasi ang bagnet. Eh, hindi masyadong luto yung loob. Pero ang preservative sa kanya ay pagka-boil at pagka-fry. So, sisimmer natin siya ng mga ilang minuto para mag-mix yung flavor ng kamatis, ng sibuyas, bawang at ang bagnet. Taktan natin. So, titignan nyo after 5 minutes. Luto na yung bagnet at ang kamatis. Tapos, lalagyan natin ng bagoong. Ito. Kunti lang. Mga 2 tablespoons. Ito, 2 tablespoons. Depende sa pang-alat nyo. Yan. So, may bagoong na. Iluto natin ng mga 1 minute. Slow fire lang siya. So, titignan nyo ang pakbit ay may sabaw. Pero dapat ang ginagawa ko walang sabaw. Kasi yung sauce niya manggagaling dun sa juices ng vegetables. So, ayan, takpan natin ng konti hanggang sa lumasa. And then, itong gulay natin, nagulay na. So, may okra tayo. Okra. Ayan. Mas magandang buo siya. Kung titignan mo, yung top part niya, hindi pinuputol kasi may flavor din yan. Saka very healthy yan. Yan ang pinaka-healthy part ng okra. So, babalatan mo lang yung gilid. Mas magandang buo siya. Para may konting drama. Ayan, tapos konting kalabasa, sili green, konting okra. Pwede rin mas maraming ampalaya kasi yung mga bata mahilig sila, hindi sila masyado mahilig sa ampalaya. Mas mahilig sila sa okra. Kaya okra yung marami. At ang bilog na talong. Ayan. So, ang gagawin natin, sasabay-sabayin na natin sila. Okra. And then ang talong. Product dito sa Villasis. Talong. Tuwing January, meron kaming talong festival. Coffee! Ayoko kasi mainit. Mainit. mamaya pagkakain na ako magkakape. Yan. So. Yan. Masalang na ang gulay. Tumalo ng isang okra. Lutuin natin siya ng 3 to 5 minutes. Mas maganda yung medyo sakto lang yung pagkaluto ng talong sa mga gulay para fresh and fresh ang lasa niya. 3 to 5 minutes. Taasan natin ng konti ang apoy. Yan. And we're cooking. Yan ang pagluluto ng pakbet. So, ito malapit na maluto yung mga gulay. Anong indication na luto na ang lahat ng gulay? Sa talong. So, i-feel mo yung talong kung luto na siya. Yan. Hindi pa siya luto.
Luto mo pa. Additional mga 2 to 3 minutes pa after 5 minutes. So, mas masarap yung medyo luto na yung talong. Para half cook lang yung gulay. Kaya siya tinawag na pinakbet. In Ilocano is pinakbet. Ibig sabihin, ewan ko. So, ito na. After ilang minutes pa, makita natin na luto na ang mga gulay. Yan. Dito sa talong, makikita mo, tender na siya. So, yan ang ibig sabihin na luto na ang ating pakbet. Serve na natin siya. Ito na ang pakbet. At ang daing na bangus. Mas mainit na kanin, may tuyo doon at saka ginisang itlog. Almusan ko rin. Yan, nakakain na sila. Yan, ayan ang resulta ng aking mga luto. At saka ito. Yan, ready to fight na sila. Okay na. Let's eat. May naman magsalita.